Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ito naman po ay Pamalas TV na nagbibigay ng idea at kaalaman. Sa naman guys, video ang ipapamalas ko sa inyo ay ito nga yung pagburo. Yung part 2 guys na unang ginawa natin yung paggulay ng santol. Ngayon naman yung pagburo. Kung paano tayo magbuburo para hindi agad mabulok yung santol. Kahit wala ng santol, mayroon pa rin tayong magugulay. Ano? Shout out nga pala guys sa mga sumusuporta sa ating mga video. At sa mga bago natin viewers, welcome po sa inyong lahat. At paki-subscribe and like and share na lang guys. At paki-pindot na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga video. Para kung mayroon tayong bagong video, kayo ay maalarma, no? Okay guys, umpisahan na natin. Bibiyakin muna natin 'to. Yan, itong santol na ito, ano? Yan. Saka natin 'to ayurin. Yan, ganyan lang guys, ano, pag buburo dapat maganda ang pakaburo natin ito para hindi siya masira agad. Inaabot guys ito ng mayigit 1 year pag maganda ang pakaburo ng santol. Isa. Guys, halisin natin yung buto. Yan. Ang pag-aano ito guys, para hindi siya maging mapula, ang kinayod natin, bawat kayod natin, i-ano natin sa asin. Ayan, dito sa asin, no? Igagano natin sa asin. Ayan. Basta natin kakayurin. Okay lang guys. Ayan. Ayan, tasaw-saw natin sa asin yan, bawat kayod, para hindi pumula siya. Saka yung asin niya, maghalo na dun sa kinakayod natin. Pagkakayod dito guys, lalagay natin sa mga isang malinis na lagayan. Pwede yung garapon o malaking lagayan. Asaw-saw lang natin guys, asin na yun. Saka natin kakayurin. Sa ibang lugar kasi guys, hindi nila alam yung, gaya ng sabi ko, hindi nila alam yung paggulay nito. Yun, sana mapanood nila to para malaman nila kung paano paggulay at yung pagburo. Kasi guys, pag wala ng santol, napakamahal ng kilo nito. Pero kung mayroon kang stock, hindi na tayo bibili. Ngayon kasing buwan, tag-santulan ngayon. Kaya kailangan natin magburo. Tapos naman guys, pag naburo natin to, halimbawa gusto natin magulay, uhugasan natin para yung alat niya mawala, saka yung asim niya mawala din, yung konting asim. Uhugasan ito guys. Tapos sasalain natin pag ano, uhugas para hindi nakatapon yung ibang kinayot. Ganun lang guys sa pagugulay nito. Ano, huwag natin pakaburo, ugulayin natin rekta, hindi ganun kasi maalat yun at maasim. Kaya dapat bago natin gulayin, uhugasan muna natin yung santol para mawala yung alat at yung asim niya. Basta mo lang yan dito asin para hindi siya agad pumula yung kinakayod natin. Yan, saka kakayorin natin. Kaya kung maraming santol sa inyong lugar, ganito lang guys ang gawin nyo. At kung sayang naman kasi kung mabubulok lang kasi hindi naman kasi lahat natin nakakain ang santol. Pero kapag binuro natin to, malaking pakinabang to. Lalo pag marunong tayo maggulay. Guys, ano? Kaya guys, abangan nyo lang ang ating mga iba pang video na gagawin. Baka sakaling magkaroon kayo ng mga idea, kaalaman sa ating mga pinapakita sa inyo, makatulong tayo. Yan. Kahit anong santol guys na variety, pwede nating gulayin o buruhin kung anong mayroon sa atin sa bahay o lugar. Yan.
Pwede natin buruhin yan. Ayan guys, ano. Tapos makuha tayo, pagkatapos natin magkayod, makuha tayo yung malinis na lagayan, pwede sa garapon o kundi sa yung lagayan ng tubig o yung Wilkins. Pwede yun. Basta malinis. Ayan. Kung wala naman kayong kayuran guys, pwede naman yung ano, yung takip ng buti, yung tansan. Yun. Pwede yung natin ipangkayo dito at kasi malambot lang naman ang santol. Hindi na kailangan na diinan to bago natin kayuran na maigi. Guys, tapos na tayong magkayod. Na. Okay guys, ito na guys yung nakakayod natin na santol. Ayan, tapos na tayo. Ayan, dadagdagan pa natin ito ng asin. At yung sobrang katas, alisin natin yan. At masyadong matubig siya, ano? Ayan. Alisin natin yung katas na yan. Lagyan natin uli ng asin. Ang nakayod natin guys ay nasa ano, 50 pirasong santol. Nalagyan natin ng nasa ano, halos kalahating kilong asin. Yan. Kasi guys, ito ay tumatagal talaga to. Basta maganda pakaburo natin. Kasi kung hindi maganda, mag-aamag to. Ay mabubulok siya. Yan. Haluin lang natin yan. Pag naiano natin yung asin dito sa santol na kinayod, pwede natin ilagay sa malinis na garapon o sa ganito guys, dito natin guys ilalagay sa ano ng mineral, ano yan, papasok natin yan dyan. Yan guys, kung napansin nyo, hindi siya nagpulang masyado dahil doon sa asin. Yan, sikreto lang guys, ano, para hindi nagpupula ang santol na kinayod. Yan. Ihalo na natin yung asin. Pwede na natin ilagay dito sa lagayan ng mineral, tubig, ano, hinugasan. Kung wala kayong ganito guys, sa garapon na malinis, pwede yan. Yan. Isisilid lang natin ito guys, dito guys, ang santol nating buburo. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ang paggulay nito, kailangan natin hugasan to at pigaan para yung asin niya o yung alat mawala at pati yung asim. Huwag natin iririktang gugulayin to agad na hindi pa natin hugasan o pinipigaan at maalat yan at asim. Ano? Yan. Kahit anong isaw natin to guys, dito, masarap. Yan, lalo yung tinapa. Karne, yan, isdang sariwa. Yan. Ilalagay natin 'to lahat sa loob. Okay guys, naipasok na natin dito sa lagayan yung binuro nating santol. Ayan, kung nakikita nyo, medyo kunti pa lang ano, mas maganda kung mapuno natin 'to para marami tayong stock. Okay? Kung nagustuhan nyo guys ang ating video, paki-subscribe and like and share na lang guys at paki-pindot na rin guys ang notification bell para updated kayo sa ating mga video na lalabas pa, no? Ang Ipamalas TV guys ay marami pang papakita sa inyong mga video. Okay guys, hanggang dito na lang ang Ipamalas TV na nagbibigay ng idea at kaalaman. Bye-bye!